Guys, yung timing ng on the accord. Ano model to? 13. 2013. Ayan yung kanyang camshaft set. Camshaft intake sa loob. Wow, mga mistress si Kong. Exhaust ito sa kabila. Sa labas. Ayan. Makita niyo yung mga roller niya. Sabay-sabay. Yung roller niya isa. Ayan. Hindi pwede magpalit ng cam shaft ng intake at exhaust kasi yung tatlo yung cam nose ng intake. Ayan. Meron siyang IBTEC. Tapos ito, ito yung timing niya. Yung isa, yung intake niya, naka-set siya sa in-between the link. Ayan, nakapagitan. Ito yung timing niya. Ayan yung may araw. In-between. Bali, 11 links yan. Ayan, 11 links. Hanggang dito sa mga. Ito yung exhaust, nakasakto siya sa link. Sakto siya. Okay mga tropa. Ayan, makikita natin yan. Kasi bihira lang tayo magbuklas ng honda. Kaya ang titignan natin lagi yung timing. Ito po ay overheat. Meron tong tubig sa kanyang combustion chamber. So, umaandar pa pero delikado na kasi pinasok na ng tubig yung combustion. Bali na siyang malaktot ng mga barbola o tumukod yung piston. Sa ilalim may bangaw kasing gumagawa eh. Ayan, tatagal siyang tensioner. Sandali na ito, huwag mantagalan. Ipakita ko lang yung timing ng ayan po yung may araw. Ayan. Yan po yung araw. Ayan, nakatapat po yan doon sa taas sa loob. Sa black yung araw. Yan po yung position na kanya po. Crank shaft. So wala siyang marking na sa sprocket. Ayan, makita niya malinis na. Yan lang po yung mark niya. Yung araw, yung sprocket sa inner. Sa pump. So yan, yung point sa Honda Accord ang timing marks niya. Minsan po kasi hindi nakikita sa data, hindi na available, so yung iba na hirapang maghanap. Ito, meron tayong pagkukunan na ng information. So, advantage naman po ito sa mga bagong natuturo ng mag-mekaniko. Yan. Timing yung nalalaman natin. So, yan po. Ganun lang po yan. Please follow my channel, Thankyou and GOD Bless. Hit the notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos natin na upload. Please like, subscribe. Thank you. Thank you po. God bless.